Okay, good afternoon. Isang positibong araw for today. Ngayon ay under pa rin tayo ng enhanced community quarantine. At ngayong araw gusto kong i-share kung ano yung paghahanda ko pagdating sa sasakyan. Ano ba yung mga survival at prepping equipments na lagi kong dala sa aking sasakyan, whether lakad ng pamilya or lakad ko lang. Okay, papuntang trabaho o pagka may operation pagdating sa humanitarian na trabaho. So siguro i-share ko sa inyo kung ano laman ng aking sasakyan. Okay, so this is a family car na kung saan ang mga laman niya ay pag tinignan ng ibang tao ay parang napakaraming basura. Okay? Ayan. So typical na laman ng aming sasakyan ay gamit na kung saan kailangan at least yung mga basic na sira along the way, like clutch repair kits, brake repair kits, na putulan ng mga tornilyo, or kailangan luwagan o higpitan or may palitan ng mga basic para lang makauwi, no? Or makapunta sa motor shop pag nasiraan. Yun yung mga nilagay ko rito. Plus dahil may pagka-prepper kami, so laging medyo mataas yung nilalagay namin pagdating sa redundancy. So, excuse. Natutunan namin yung redundancy or yung tinatawag ni Doc Ted na one is none, two is one, no, sa WISAR. So, in-apply namin yun sa pamilya namin ever since na naging miyembro ako, kami, ng buong pamilya ko. Yung prinsipyo ng pag-prepare at pagtulong. Okay? So, mapapansin nyo, I have here my toolbox, our toolbox, na kung saan ang laman niya mostly ay wrenches, tools na pang repair or pang baklas, no? So kung mapapansin nyo, tawag nito, meron tayong mga back wrenches, may open, may combination. So lahat yan isang set from number 6 to 22, no? Para at least lahat ng challenges sa makina o sa sasakyan pagka magbabaklas ka, may appropriate na tools, no? I also have sets ng Phillip tsaka or screwdrivers, no, may malaki, may maliit. Meron ding Allen or yan, set ng wrenches na kung saan medyo may pagka-special. Okay, we also have long nose, pliers, hammer, yan. Tapos vice grip. Pero matatawa kayo, yung iba kasing toolbox wala nito eh. Ito sa akin, meron ako extension. Yung extension na to ay ginagamit ko sa outdoor. Lalo na pagka may lakad kami sa bundok ng family, no? Or emergency, kasi halimbawa kailangan mo pa rin mag-work, no, using your laptop or anything na maliit lang yung konsumo ng kuryente. So ginagamitan ko siya ng or ino-on ko itong aking, anong tawag nito, inverter, no? From 12 volts nagiging 220 siya. So very important na merong tinatawag na extension para makapagtrabaho ko sa bandang harap. Okay? So mapapansin nyo may mga spares ng brake pads, no? Merong nakalagay na yan, mga pamalit ng tawag nito, lights. Okay, may spare ng mga maliliit na wires, may clamp, no? May kung ano-anong items na kung saan pag tinignan ni Mrs. puro basura daw, no? Pero pag nung na-realize niya na, nakita niya na in action yung mga gamit niya, kala niya basura, doon niya na-realize yung importance. So ito yung toolbox. Okay, next. Hindi pwedeng may toolbox ka, wala kang pyesa. So ang madalas masira, although meron pa akong stock doon sa harap,
etong wheel cup, no, na kung saan sa clutch. Dahil manual itong sasakyan na to, pagka yung clutch ay tumagas, yung fluid niya, hindi na kakambyo. So, hindi ka makakauwi. So, very important may pamalit ka. Next is, basic dapat na meron kang panghangin ng 4 or 5 gulong mo. Kasi hindi mo alam kung kailan ka o saan ka abutin. So, kung mapapansin nyo, I have an automatic, no? Sasaksak mo lang sa plug ng sasakyan, ng cigarette, at meron din akong manual. Kasi nga, 1 is none, 2 is 1. Okay, so I have one item for tire inflation. Okay, so kung mapapansin nyo, meron ding set ng triangle early warning devices, plus may backup na isa. So 2 piraso, plus isa, yan, 3. So, I also have crocodile, no? Crocodile jack, kasi na-realize ko yung madaling paggamit ng crocodile jack pagdating sa pagre-repair, lalo na sa kalsada. So ito, medyo antigo na to, yung aking wrench na kung saan nagkadurog-durog na yung lalagyan, pero kompleto pa rin siya. So ito yung sa Allen wrenches para mabilis kang makapagbaklas. Okay? At makapagkabit, no? Nakakapagpagaan ng buhay yan. At very important guys, kung kayo ay may sasakyan, dapat meron din kayong fire extinguisher sa sasakyan, no? Usually nasa gitna ito, nasa harap. So hindi pa ako nakakabili ng isa kasi kailangan ko at least 2 dito sa sasakyan na to. Okay? Tapos I have water. Yung water na to, syempre, pang radiator, pero silyado siya, pwedeng panginom. Worst case scenario, no? Although nag-i-emit siya ng hindi magandang chemical daw kung naiinitan, pero alam naman natin pagdating sa disaster, medyo bawas na tayo sa ganun. Sa ganung pag-aalala. So dito sa isang box ko, papansin niyo, meron akong flashlight, no? Na merong 2 kulay pa, yung red tsaka green, no? Tapos may backup na cellphone, emergency cellphone, plus may ilaw din siya. Tapos charger din siya. Okay, power bank. And then we have yan, simpleng toiletries. Baso, just in case. No? Ayan, yung pangunan, first aid kit. Ayan. Yung first aid kit na yan, medyo maduming madumi na. Pero, bigay yan sa akin ni Sir Buboy Lagunday. Ayan. At nag-aantay pa ng bagong ibibigay niya. No? So, meron pang flashlight. So, kung mapapansin nyo, ang flashlight, napakarami. Okay? Plus, eto, yung pang repair ng tubeless tire. Kung halimbawa na flat, no? Dahil may compressor ka naman, may compressor ako, pwede ko siyang i-repair on the spot. Kung halimbawa nasa bundok kami o nasa medyo rural area kami na siraan o naplatan. So ito yung pang repair ka. Tapos ito yung pang gauge. Okay, so hindi ito yung normal na ginagamit kong gauge pagka naghahangin ako ng mga gulong ko. Pero still, sabi ko nga, kailangan ko ng backup. Okay? So, siguro napansin nyo, meron sa mga gilid-gilid na nakasingit. No? Kung mapapansin nyo, meron ako rito yung crowbar. Yan. This is a crowbar. Okay. And, ito. No? Uy, medyo matagal nang nabilad, kaya medyo tanggal na. So, yung itak, nilagyan ko ng duct tape yan. So, bakit ako meron ito? Una, nasa survival at rescue kami ng family ko. So, halimbawa, may bumagsak na mga punong kahoy, no? Kailangan siyang putulin, ito yung pampuputol ko. No? Kung halimbawa, may i-rescue kami na
na entangled sa sasakyan, kailangan sikwatin. Ito pang sikwat. Okay? Tapos ito, mayroon sa kabila rin na pang para sa jack. Tapos ayan. Meron akong lagari na nilagay. Kasi para mas mabilis magputol ng malalaking puno. So kung mapapansin nyo, ayan, lagari yan. Nilagyan ko lang ng improvised na cover para hindi siya makasira ng carpet. And then mapapansin nyo, dahil 1 is none, 2 is 1, meron pa akong isang itak. So yung itak, madalas kasi yung dalawang anak kong lalaki, pag pinapascout ko yan, tingin sa sila. Okay? So yan, usually. Ito yung ginawa kong improvised na line, direkta sa battery. So sa battery ng sasakyan ito, para diretso siya. Tapos may fuse naman siya. So protected naman, plus dito lang yon. Okay, hindi ko siya laging kinakabit kasi para ma-minimize yung pagkonsumo ng kuryente kahit papaano, lalo na kung bihira gamitin. So mapapansin niyo, meron kaming jump kit dito or chest rig. Itong chest rig na to ay ginagamit namin pag magre-rescue na. Pababa kami ng sasakyan para tumulong. So yung isang miyembro ng family o kung sino man kasama ko, siya yung magme-medical officer kasi usually ako yung nag-headstab or nag-assist or nag-lead. Okay? So sige, tingnan natin yung tingnan natin itong likod. So I still have a flashlight here na kung saan may pangkuryente. Tapos as you can see, okay, meron tong cover sa gitna. Ayan, may another compartment na kung saan may extra hose ako para sa radiator. I-bend ko na lang kung kailangan ko ng modified na what you call this wire, mga battery pang series. Modified kasi pang bahay na wire ito. So malaki talaga siya. Hindi siya init. Extrang cable ng battery uli. Ito. Para kung sakali maputol, may shackle ako. May extrang brake pad. No? May ilaw, may cadena, tapos panghila. So pretty much yun yung laman ng aking sasakyan sa likod. Okay? So dito sa may hood, ayan, so may hood, although may plano ako maglagay ng box dun sa may portion yun, pero nandito muna sila, yung brake fluid, motor oil na bago, ayan, may motor oil, may ATF, no, may gear oil dun. So yun yung mga backups pagdating sa field, pagka halimbawa nasira anak ko, ginagamit ko siya. So yan. Yan yung pretty much yung laman sa sakyan. Sana may magets kayo or may matutunan kayo kung gusto nyong i-improve yung preparedness nyo. Kung gusto nyong i-improve yung survivability nyo sa kahit anong sitwasyon, pwede nyo siyang unti-untiin sa inyong sariling sasakyan or sa bahay, no? Siguro yung susunod na video ko, maglalagay naman ako ng konting topic about preparedness sa bahay, no? Although meron kaming video ng family ko na kung saan na feature kami sa Real TV, no, about Pinoy Prepper. So pwede nyo siyang hanapin sa YouTube at panoorin din. Okay, pero dito sa sasakyan naman. Okay? So dapat hindi lang marunong sa bahay, marunong ka rin sa sasakyan. Okay? So sa ngayon, yun na lang muna. Magandang araw sa inyong lahat. Naway lahat po tayo ay makasurvive at makaligtas sa COVID-19. Okay? Maraming salamat po.